Ryan Bang, trends online after hosting red carpet event of AAA 2023. Trending na usap-usapan ngayon sa social media ang It's Showtime host na si Ryan Bang matapos ang successful hosting stint niya sa red carpet ng Asia Artist Awards, AAA, 2023. Kasalukuyang ginaganap ngayong Huwebes, December 14, 2023, ang AAA 2023 sa Philippine Arena sa Bulacan. Bago ang inaabangang performances ng mga K-pop at P-pop star sa awarding ceremony ay naglakad muna sa red carpet ang mga guests. Si Ryan ang nag-welcome sa K-celebs doon. Sa X, dating Twitter, mabilis na nag-viral ang pangalan ni Ryan dahil sa kabi-kabilang mga papuring natatanggap niya bilang host. Maraming netizens ang naaliw sa gawin ng kanyang pag-host, lalo na sa mga side comments niya sa mga rumirampas sa red carpet. Ryan's funny side comments ayon sa mga netizen. Kusang lumabas ang sense of humor at pagkapusong Pinoy ni Ryan nang dahil sa mga binitawan niyang nakakaaliw na komento sa pag-host sa South Korean award show. Kabilang na sa kinaaliwan ng netizen ay ang pasimpleng pag-imbita ni Ryan sa K-pop boy group na Stray Kids na mag-guest sa kapamilya noontime show na It's Showtime. Sabi ni Ryan sa Stray Kids, "Sana mag-guest kayo sa Showtime." Maging ang K-pop boy group na The Boys ay hindi rin pinaligtas ni Ryan nang sabihan niya ang mga ito na mababait, matapos siyang sundin ng mga ito sa pagpo-post. Ryan to The Boys, heart post please. Thank you, ang babait ninyo. Napansin din ni Ryan ang suot ng Japanese girl group na sa Korezaka 46 na Animoy School uniform daw. Ryan to Sekorezaka 46. Parang may pasok pa sila. Hindi rin napigil ang mag-fanboy ni Ryan sa iniidolo niyang K-pop girl group na New Jeans. Matapos rumampa sa red carpet ng mga ito ay hindi napigilan ni Ryan na sabihin, "Once again madlang people, New Jeans. Hi, sobrang saya ko. Sa muling pagbabalik Pilipinas naman ng South Korean actor na si Kim Seon-ho, malapitan na siyang nakita ni Ryan. Dahilan para siya ay mas starstruck." Sabi ni Ryan kay Kim Seon-ho, "Sobrang guwapo, grabe. Hand heart, wave heart, lahat ng heart na gusto mo, take your time. Basta ikaw Kim Seon-ho." Present din sa AAA 2023, ang Pinoy folk band na Ben at Ben. Hirit ni Ryan sa Ben at Ben, "Kapag kayo sumikat sa Korea, kunin niyo akong interpreter." Isa pa sa mga Pinoy talents na present sa AAA 2023 ay ang kapamilya TV host comedian na si Melay Cantiveros na hindi rin nakatakas sa pang-aalaska ni Ryan. Sabi ni Ryan kay Melay, "Tumingin ka sa harap, huwag sa akin. Ipapalabas yan sa Korea kaya ayusin mo ang mga post mo." Bakit kay Melay konti lang pinipiktura ng mga press ng Korea? Netizens react on Ryan's hosting stint bukod sa nakakaaliw na side comments. Ipinamalas din ni Ryan ang galing niya sa pagsasalita ng 4 na iba't ibang lengguwahe, Korean, English, Filipino, at Japanese habang wine welcome ang mga artist. Tweet ng isang netizen, "Published as is, Ryan Bang's hosting skill is superb. The way how he changes his language from English, Tagalog and Korean with a kick of his comedian side." Saad ng isa, "Tuwang-tuwa ako sa way of hosting ni Ryan kasi very Filipino. Nilalaro lahat, hahaha. I'm just nervous when he does it for the Japanese groups at artists because the jokes he makes might get lost in translation." Sabi pa ng isa, "The way Ryan Bang nailed this hosting caught me off guard. Multilingual yarn. Hehe. Deserve me recognize. People amazed by AAA red carpet MC for being unmultilingual because he used Korean, Tagalog,
Japanese and they said his pronunciation is so good. His name is Ryan Bang, he is a Korean but living here in the Philippines, known as TV show host, comedian, actor, dagdag pa ng isa.